Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Pagpapatuloy sa kwento ni Robbie. Ikalawang bahagi. Kailangan natin pigilan si Robbie. Nanganganib siya kay Reese. Sagot niya sa asawa na di malaman kung ano ang gagawin. Pwede ba, Cardo, tigilan mo na ang paggawa ng kung ano-anong kwento para pigilan si Robbie at Reese sa kanilang desisyon? May sariling buhay ang ating anak at hindi natin dapat saklawan ang kanyang kaligayahan. Ani Sasaki na inis na at hindi naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Kahit ano pa ang sabihin ni Cardo sa asawa, ay hindi siya paniniwalaan ito. Kaya pinili na lang niya ang manahimik at mag-isip ng paraan kung paano mailalayo ang anak sa paghihiganti ni Reese. Lalo pang nadagdagan ang kanyang alalahanin nang malaman na inihatid ni Robbie si Reese. Hating gabi na ay hindi pa rin umuuwi ang kanyang anak, kaya hindi siya mapalagay. Kapag ganun ang kanyang pakiramdam, ay inaabot siya ng madaling araw sa pag-iisip. Ngunit katakatakang nakadama siya ng matinding antok nang lumipas ang alas 12 ng gabi. Tapos na ang matagal na paghihintay ko, Cardo. Natagpuan na kita at ang iyong anak na si Robbie. Wika ni Reese sa kanya habang unti-unting bumabangon mula sa isang bukas na kabaong. Sinaklot agad ng matinding takot ang buong pagkatao ni Cardo dahil sa tagpong iyon. Kitang-kita niya na nakahimplay ito sa kabaong. Agnas na ang katawan, kaya kalansay na lamang. Ngunit ganun na lang ang kanyang pagkanggimbal nang unti-unting gumalaw ang mga buto na ito. At sa isang kisap mata ay nagkaroon ng sariwang laman. "Patay ka na!" sigaw niya. "Wala kang puso, Cardo. Matapos mong pagsawaan ang aking kagandahan, ay itinapon mo ako na parang basura. Namatay ako na baho ng pinaghalong galit at pagmamahal sa iyo. Iyon ang nagbigay buhay sa akin at ginamit ko ang bagong buhay na ito para singilin ka sa iyong pagkakautang." "Parang awa mo na, Reese. Huwag mong idamay si Robbie. Wala siyang kasalanan sa iyo." Nanginginig sa takot na pakiusap ni Cardo rito. "Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa akin noong kasalukuyang akong namamalibos ng pagmamahal mo? Kinahabagan mo ba ang sanggol na naging bunga ng pananamantala mo sa akin?" Nanunumbat na tanong nito. Biglang lumitaw sa pagitan nilang dalawa ang eksenang naganap noon. Umiiyak si Reese at nakaluhod sa kanyang harapan. Nagmamakaawa na panagutan niya ang diladala nitong sanggol. Pero naging bingi siya sa mga pakiusap ng babae dahil mas mahalaga sa kanya si Sasi. Nang humakbang siya palayo rito, ay nangunyapit ito sa kanyang binti. Sinipa niya ito na siyang dahilan upang ito ay duguin at tuluyang makunan. Kahit ganun ang kalagayan nito, ay nagawa pa rin niyang iwan. Kaya halos maubusan na ng dugo si Reese nang madala sa ospital. "Hindi ka dapat kaawaan, Cardo. Ang dapat sa iyo ay mamatay." Galit na sabi niya bago niya sinakalito. "Huwag, Reese!" Ang tanging nasabi niya bago siya unti-unting pinangapusan ng hininga. Sobra ang takot na kanyang nadama dahil sa pag-aakalang iyon na ang kanyang katapusan. Isang malakas na sampal ang gumising kay Cardo. "Anong bang nangyayari sa iyo? Bakit mo tinatawag si Reese?" Kunot noong tanong ni Sasi na siyang gumising sa kanya. "Panaginip lang pala." Abot-abot ang hingal na sabi niya.
Ipinagtapat ni Cardo kay Stacy kung sino sa kanyang buhay si Reyes. Talagang gagawin mo ang lahat para hindi matuloy ang kasalanan na Robbie at Reyes? Napapailing na wika ng kanyang asawa matapos marinig ang kanyang kwento. Napabuntong hininga na lang si Cardo sapagkat alam niya na hindi pa rin naniniwala sa kanya ang asawa. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo si Cardo sa kaibigan niyang si Jerome. Isa itong pare at magkaibigan na silang dalawa simula pa sa pagkabata. Lahat ng gumugulo sa kanyang isipan ay sinabi niya rito, pati na ang pagbabalik ni Reyes. Nagbalik si Reyes? Hindi ba't patay na siya? Paano pa siyang nakakabalik? Hindi makapaniwalang sabi ni Father Jerome. Hindi ko rin alam kung paano siya nakabalik, pero maniwala ka sa akin, Jerome. Girlfriend ni Robbie ngayon si Reyes, na naging kasintahan ko rin noong araw. Kung ganun, ay nasa panganib ang buhay ng anak mo, Cardo. Kailangang puntahan natin siya ngayon bago mahuli ang lahat, ang sabi pa ni Father Jerome kay Cardo. Bago pa makasagot si Cardo, ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Sassy ang nasa kabilang linya. Umalis si Robbie sa bahay! Malakas na wika niya matapos marinig ang sinabi ng asawa. Magsasama na daw sila ni Reyes. Bakit hindi mo pinigilan? Maigting ang boses na sabi niya. Matanda na ang anak mo, kaya hindi ko siya pwedeng pigilan sa gusto niyang gawin. Ikaw na rin ang nagtulak kay Robbie para gumawa ng marahas na desisyon. Bunga ng matinding inis ay pinatay niya ang hawak ng cellphone kahit nagsasalita pa si Sassy. Rom, kailangan nating magmadali. Baling ni Cardo kay Padre. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Dumaan sila sa kanyang bahay para alamin kay Sassy kung saan nagpunta sina Robbie at Reyes. Ang sabi ng anak mo ay sa bahay na raw ni Reyes siya titira. Walang anumang sagot ni Sassy sa kanya. Tayo na, Cardo. Alam natin pareho kung saan matatagpuan si Reyes. Yakag ni Father Jerome sa kanya. Sasama ako sa inyo, habol ni Sassy. Halos paliparin ni Cardo ang minamanehong oto upang makarating agad sila sa lugar ng kanyang kinalakihan. Samantalang dinala ni Reyes si Robbie sa lugar na naging saksi ng kanyang mga sumpa at pangako rito. Napakaganda ng lugar na ito, humahanga na sabi ni Robbie habang iginagala ang mga mata sa buong paligid. Sa lugar na ito tayo sumumpa na magsasama hanggang wakas. Wika ni Reyes dito na may halong pag-aakit ng ngiti sa mga labi. Magkahawak kamay na nagsumpaan si Reyes at Robbie. Ngayon ay pwede mo na akong halikan bilang tanda ng lahat ng mga sumpaang binitawan mo para sa akin. Walang sino mang makakahadlang sa ating pagmamahalan at magsasama tayo hanggang sa kamatayan. Akmang hahalikan na ni Robbie si Reyes. Iyon ang tagpong inabutan ni Cardo, Jerome at Sassy. Wag, Robbie! Sigaw ni Cardo. Kahit malayo-layo pa ang agwat nila sa mga ito. Alam ni Cardo at Jerome na sa oras na mahalikan ni Robbie ang mga labi ni Reyes ay tuluyan na itong makukuha ang kanyang anak. Huwag kang makinig sa iyong ama, Robbie. Patunayan mo sa akin na mahal mo ko. May diing sagot nito, samantalang nalito ang isipan ng binata, kaya mabilis nitong tinignan ang kanyang kasintahan. Nagliwanag ang mga mata nito na siyang naging dahilan kaya nasakop nito ang buong kamalayan niya. Hindi naman nagpabaya si Jerome, lalo na at nakita ng kanyang kaibigan na totoong nagbalik mula sa hukay si Reyes. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, magbalik ka na sa iyong pinanggalingan, Reyes. Wika ng pare, kasunod ng pag-usal ng mga Latin na dasal. Biglang umiyip ang malakas na hangin.
upang pigilan silang makalapit sa mga ito na alam niyang kagagawa ng demonyo. Nag-iba rin ang anyo ni Reyes na ginagimbal nilang tatlo. Kitang-kita ni Sassy ang pangyayaring yun, kaya nang hilakbot ang kanyang asawa. Impact ang babae yan, Cardo. Tulungan mo ang ating anak. Umiiyak sa takot na wika ni Sassy. Huli ka na, Cardo. Akin na si Robbie at hindi mo na siya mababawi sa akin. Galit na sabi nito bago humalakak. Cardo, sikapin natin makalapit sa kanila. Kailangan mawisikan ko siya ng holy water. Buo ang loob na wika ng pare bago nagpatuloy sa paglapit sa mga ito. Tanging malakas na pananampalataya sa Diyos ang nagbigay sa kanya at sa pare ng lakas na makalapit sa lugar na kinaroroonan ng dalawa. Wala sa sariling katinoan si Robbie, kaya sunod-sunuran lang siya sa bawat sabihin ng impactang si Reyes. Sa ngalan ng Panginoong Isus na aming tagapagligtas, inuutusan kita na layuan si Robbie. Bumalik ka na sa iyong pinanggalingan at manahimik. Ubus lakas na wika ng pare, sabay wisik ng holy water sa katawan nito na siyang umusok at nagkasugat-sugat. Sa eksenang uyon, nagbalik ang kamalayan ni Robbie. Ah! Demonyo ka! Layuan mo ko! Sigaw ng kanyang anak, sabay takbo sa tabi nilang mag-asawa. Hindi ako papayag na umalis nang hindi kasama si Robbie. Wika nito, sabay turo sa isang malaking bato na lumulutang sa hangin at pahagis na tumama sa pari. Nasapul sa ulo ang kaibigan niyang pari at tuluyan niyong nawala ng malay. Ngayon ay hindi na ninyo ko mapipigilan. Baling nito sa kanilang mag-anak. Reyes, maawa ka sa anak ko. Napakabata pa niya at marami pang magagandang bagay ang darating sa kanya. Samo niya rito kahit na puno ng takot ang buo niyang pagkatao. Niyakap naman ni Sasuke ng mahigpit si Robbie. Higit na nangangatal din sa sobrang takot ang buo niyang katawan. Sumumpa na sa akin si Robbie at alam mo kung ano ang kahulugan ng isang sumpa, Cardo. Ano ito na walang balak na iwan ang kanyang anak. Mabilis ito nakalapit sa kanyang mag-ina at agad na sinakal si Robbie. Wala nang malay tawa ang kaibigan niyang pari, kaya alam niya na walang makakatulong sa kanila. Natatakot man ay lakas loob niyang niyakap ang katawan nitong naaagnas upang mailigtas ang kanyang anak at asawa. Bitiwan mo si Robbie. Wala siyang kasalanan sa'yo. Ako na lang ang kunin mo para magkaroon ka ng kasama rito. Hindi ba't ako ang may utang sa'yo? Kaya ako na lang ang magbabayad nun. Dahil sa kanyang mga sinabi, ay binigtiwan ito ang liig ni Robbie. Bumaling ito sa kanya at nakapagtatakang nagbalik ang dati nitong anyo at taglay na kagandahan. Isang mabilis na halik ang iginawad nito sa kanyang mga labi. At pagkatapos ay bigla siyang nahulog sa kawalan. Ricardo! Sigaw ni Sassy. Dad! Sigaw din ni Robbie. Sapagkat kitang-kita niya nung lamunin ng lupa ang kanyang ama at si Reyes. Wala na tayong magagawa. Kinuha na si Cardo ni Reyes. Malungkot na wika ni Father Jerome sa kanilang mag-ina na di nila namalayang pinagbalikan na pala ng malay tao. Kung nakinig lang sana ako kay Dad, ay hindi mangyayari ang ganito. Lumuluha at nagsisising sabi naman ni Robbie. Ibinuwis ng iyong ama ang kanyang buhay dahil sa sobrang pagmamahal sa iyo. Hindi niya maatim na ikaw ang maging kabayaran sa kasalanan niya kay Reyes noon. Muling wika ng pari bago isinalaysay sa kanilang mag-ina ang nakaraan ni Cardo at Reyes. At dito na po nagwawakas ang makapanindig balahibong kwento mula kay Kildjan Garza.
Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwentong ito at sa pagtitiwala na ma-share ang iyong kwento dito sa ating channel. Mga langga, pasensya na kayo ha. Pagdamutan nyo na muna ang kwento natin at pagtiyagaan nyo na rin ang boses ko sa ganitong paraan. Ang gusto ko lang naman ay makapagbahagi ng kwento sa inyo na alam kong gustong gusto nyo ring masubaybayan ang ikalawang bahagi ng kwento ni Narace at Robby. And now, let's do our shoutout. By the way, mga langga, pasensya na nga pala kayo dun sa story natin kahapon kasi medyo maraming error. Hindi ko kasi siya na double check, then hindi ko rin siya na edit. So raw na raw po talaga yung story natin kahapon kaya hindi ko po nakuha yung mga error at mga kabuluran ko dun sa story. Pasensya na po kayo at ngayon pagdamutan nyo na rin muna at pagtsekaan ang boses ko sa kwento natin. Okay, I just want to say hi, thank you and God bless kila Marites Guevara, Sandra Santos, Zun Cortel, Christina Valera Santiago, Maris Advincula, Diane Mier Santos, Flor San Sales, Les Bill, Bobby Ongswenko, Nayara Draydin. And shoutout din pala sa mga anak nilang Galesville na sina Benedict, Bernadette, Bernard at Bill. And of course, sa kanyang forever lalabs na si Lucine. Langga Lesville, paki-correction na lang po ako ha kung paano po ibigkas yung name ni forever lalabs mo. Maraming thank you po sa inyo. Hi, thank you and God bless din po kila Lloyd Espinosa. And shoutout din po sa kapatid ni Sir na nasa US na nakikinig din sa ating story. Sir, maraming salamat po. Marjan El Camatura, Burns A, Molina Santiago, Aris Girl Perez, Fujusi Villa, Lloyd Rapas, Maria Lestuesta, Jordan Gabiaso, Jurcel May Grijaldo, and shoutout din po sa kapatid ni Ma'am na nag-aantay ng part 2 ng ating kwento. Ito na po yung part 2 natin. Maraming salamat po. Creepy Nash Manga. Ay, mga langga. Sana po paki-visit and subscribe yung channel po ni Creepy Nash Manga. Bagong horror narrator po siya dito sa YouTube. Kaya suportahan din po natin. Maraming salamat po sa pagdalaw, boss. And last but not the least, Lonely Angel. Maraming salamat mga langga and of course sa ating mga silent listeners na parating nandyan at walang sawang sumusuporta, mapapilipinas man at sa ibang bansa. Lalong-lalo na ang ating mga OFW at mga immigrants na naging libangan na rin ang ganitong klaseng kwento. At kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, huwag pong kalimutang i-hit ang like, share at comment. And of course pala sa ating mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga langga, keep safe and God bless. Mag-ingat po tayo ha. Alam po natin na masyado na pong rampant yung NCOV. Keep safe ulit. Sarap makinig at managin.